Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lola, hindi pa nga namin pwedeng marilis kasi may naiwan pang utang yung asawa nyo. Oskating ang kumpanya ngayon na hindi sasang-ayon, pwede na maghanap ng ibang trabaho. Ano, impawang kita o arigluhin na lang natin to? Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado mapangapi. Wanted! Ang mga wanted ngayong gabi. Principal ng pampublikong eskolahan. Pinoproblema raw ng mga guro at magulang ng paaralan. Tatlong tanod na lango sa alak, ng trip at ng upak. Pinatay, pinausas, hinampas ng baril at pinalo ng tubo. Modelo ng mga guro, ehemplo ng magandang asal at maayos na pamamahala at pagtuturo. Yan ang kaakibat na responsibilidad ng pagiging principal o punong guro. Pero paano kung ang dapat na pinuno nagiging pasimuno di umano ng baluktot na pamumuno? Nobyembre 25, may guro at magulang na lumapit sa amin. Lakas loob nilang isinumbong ang principal ng kanilang paaralan. Una natin natututunan sa paaralan, sa elementarya, ang pagiging tapat at ang salitang magandang asal. Pero papaano kung ang mismo mga taong tapat na nagtuturo sa atin na maging tapat at magkaroon ng magandang asal ang siyang pasimuno sa kawalang hiyangan? Tulad na naman po ng reklamo ito ngayong gabi. Mismong principal ang inireklamo. Nandito po sa ating studio, isang guro ng nasabing eskwelahan na itatago natin, of course, para hindi po pag-initan ni principal sa alias na Sharon, at isa pong magulang na mag-aaral ng nasabing eskwelahan. At siya'y matapang, okay lang, nasabihin yung kanyang tunay na pangalan, siya po ay si Mr. Edwin Guarini. Yung principal po, lahat ng mga pinagbabawal ng DepEd, yun yung kanyang ginagawa. Tsaka yung ticket ng GPTA na May pa lang, pinabibili na kami. So ano yun parang requirement. Pag hindi kami bumili, hindi kami makaka-enroll. So kinakailang bumili kayo ng ticket? Yung pong membership ng GPTA. Okay, ano pa? Yun po. Ang iba pa pong pangyayari, yung libro na libre ay binenta po sa amin ng 130. Aha. Sige, ano pa po? Tapos marami pa pong mga tickets na nilabas na pinagkakakitaan po, pero bawal po sa Department of Education. Yun po. Laging so, pera po ang ano. Nakasaad sa ating batas na mahigpit na ipinagbabawal ang pangungulekta ng mga kontribusyon o pagbebenta ng mga tiket sa mga mag-aaral at guro. Maliban na lang kung donasyon ito na aprobado ng Parent Teacher Association. Ang lumabag sa batas na ito ay maaaring pagmultahin at makulong. At maaari na ring sampa ng kasong administratibo. Para kay Edwin, malaki sanang may tutulong ng General Parent Teacher Association o GPTA para sa mga ganitong usapin. Ang kaso, mula raw nang umupo si Madam Principal noong Hunyo ng nakaraang taon, hindi raw nagkaroon ng eleksyon para sa mga opisyalis ng GPTA. Dapat, pagkatas ng isang taon, magkakaroon ng eleksyon. Ganon din yung sinasabi sa DepEd memo. No, 1 year, pag nagsimula yung pasukan, after na makapagsimula yung pasukan, magkakaroon ng election yung homeroom PTA, pagkatapos nun, yung general PTA ng school. Malinaw na nakasaad sa DepEd Memorandum at Constitution and Bylaws na taon-taon dapat magkaroon ng election.
magkakaroon ng election para merong ma-elect na ano, makakatulong sa school po yung GPTA na yon. Pero ang nangyari, hindi siya nagpa-elect. Nagkaroon lang ng, in-appoint niya lang yung mga ano. Okay. Diyan nga nagkakaproblema mga kapatid. Kasi yung head ng PTA, tuta ng principal. Yun at po. Kung anong sabihin ng principal ng contribution, sasabihin pumayag naman yung PTA, kaya allowed na yung contribution. Sinigundahan naman ng gurong tatawagin nating si Sharon ang hinaing na magulang. At nandito naman sa ating studio rin ngayon si Alia Sharon nga, isang teacher. So ma'am, tama ko ba mga sinasabi? Opo. Sinasabi po ni Mr. Edwin? Opo. Saksi din po ako doon sa pangyayari na gano'n na nais nga ho namin magkaroon ng election kaso hindi nga ho yun napapatupad. Dalawang pasukan na nga naman ang nagdaan. Kaya dapat ang GPTA dalawang beses nang napalitan. Salit na mag-eleksyon, pinili na lang daw ni Madam Principal ang mga uupong opisyalis ng GPTA. Bukod sa General PTA, may isinumbong pa sa akin si Teacher Sharon hinggil sa sapilitang pagbebenta ng libro sa mga mag-aaral. Yung libro dapat ko yung libre yun, pero ang ginagawa niya, binibenta. Opo, pero sabi nga ho nung collector din na hindi raw kasali yun sa libre. Yun ho ang sinabi. Pero base ho sa DepEd memo na hindi talaga dapat na binabayaran yung mga mundo. Pati pagtuturo sa mga estudyante na apektuhan na raw dahil sa patakaran ng principal. Madalas magpa-meeting ang aming bunong guro na si Mrs. Sikam. Halos araw-araw. Ang concern ko lang po yung mga bata na masyadong hindi natututukan. Mabuti kung productive ang pinag-uusapan, puro kasiraan naman ng mga teachers at pati na yung mga parents dito sa aming paaralan sa New Era. Kaya habang nagpapa-meeting si Madam, nakatambay na lang ang mga estudyante. Reba raw nito ang mga videong kuha ng mga magulang at guro. Sa pilitan din di umano na pinagbibenta ng soup o sopas ang mga teacher. Kung hindi, lagot daw sila kay Madam Scam. Sikam. Kasi kami ang iniipit ng principal namin. Naaawarin kami sa mga bata, lalo na yung wala namang talagang pera. Dalawang taon na raw sa pwesto ang inireklamong principal. Ang dating tahimik na paaralan, nagkalabo-labo na raw ayon sa isa pang guro rito na itatago natin sa pangalang Beth. Ang di raw kasundong guro, pinagtitipan di umano ni Madam. Yung pong mga nakakalaban niya, buwan-buwan, halos ilipat niya ng grade level. Hindi na siya naka-establish. Ang mga teacher na nakakabangga niya, hindi na nakaka-establish ng rapport sa kanyang mga co-teacher at sa mga bata. Kaya, salip na magreklamo, tikom na lang daw ang bibig ng mga guro. Pinapalakot niya sa mga teacher na kapag meron siya sinabi na, sige, sa next school year, floating kayo. Pag floating, ang ibig sabihin, excess. Pag excess, papadala ko na kayo sa ibang eskwelahan kung may tatanggap sa inyo. Ang tinutukoy nilang principal na malabatas militar di umano ang patakaran sa eskwelahan ay sige ng Rosario Sikam. Ngayong inireklamo kayo ng mga magulang at guro, naku madam, kailangan yung sagutin ang mga katanungan sa isasagawa naming exam sa iyo dito sa Wanted. Susunod, punong guro inireklamo ng mga magulang at guro dahil daw sa questionable pamumuno.